Hello guys, hello water sign, hello Pisces, Scorpio, and Cancer. Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888 guys. Welcome, welcome. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay, energy para sa inyong lahat, water sign, Pisces, Scorpio, and Cancer. I hope na makaresonate ka dito sa reading na to. So, ang gagawin natin guys for the month of October is timeless tayo para pwedeng makaresonate ka, pwede mong panoorin ulit, hindi natin lalagyan ng date. So, hindi ito specific for today or for tomorrow, basta timeless siya para lahat, pwede niyong balikan or pwede niyong i-check. Pansamantala, ito muna yung gagawin natin for the month of October. And for the month of November, balik tayo sa daily tarot. Okay? So, yun. Number 37, number 34, 7, 8, 9, 10, and 34, occupation, which is 7. So, 10, 7, 17, 10 plus 7, 8, so money. So, nakikita natin dito na yung focus mo habang nanonood ka sa ngayon is tungkol sa pera. Okay? So, comment down below if you resonated. Nakikita natin dito na may mga pinagdadaanan kayong scarcity or yung problema sa salapi, tribulation, restrictions, stagnation, or anuman klase ng pagkaantala, delays, or yun, restrictions na hindi mo alam kung kailan magiging balanse, magiging maayos ulit, kailan babalik sa dati. Okay, pero nasa number 37 na siya, so ibig sabihin is near to completion na siya, or tapos na, or malapit na, on the way na sa endings, on the way na sa positive endings, and the new beginnings. So, ano yun? Pwedeng may mga ginagawa kayo ngayon, pwedeng may mga hindi magandang nangyayari sa trabaho mo, sa income, relationship, especially sa may mga business, yung may mga partnership kayo. Siguro kung may mga ka-business partner ka, hindi kayo masyadong magkaayos sa mga argumento nyo, di ba? So, magkaiba yung point of view nyong dalawa or marami kayo. And nahihirapan kang, kumbaga, makisama. Or parang ganun, medyo balisa ka or medyo hindi mo alam kung saan patutungo itong business mo or saan patungo itong partnership mo. Meron din sa relationship yung iba, pwedeng, kung wala ka namang problema sa partnership sa pera, parang nakikita natin dito sa relationship, pwedeng, hindi mo maintindihan yung partner mo or pwedeng ikaw hindi rin niya maintindihan. Parang ganun. Okay? Ang iba din sa inyo dito ay abala. Abalang abala kayo sa trabaho. Kung makikita mo to, etong 34 na to na 7, sobra kang workaholic. Okay? So, kahit na nakikita mo na hindi maganda yung result, parang, like for example, may ginawa kang trabaho, tapos hindi nagustuhan ng employer mo or ng boss mo or ng company, but still, focus ka pa rin. Parang hindi ka, kumbaga, hindi nawawala sa'yo yung pagiging masipag mo or yung pag-focus mo sa ginagawa mo, may sweldo ka man or wala, magkamali ka man or hindi, parang sinasabi mo na kailangan mong gawin kung ano yung obligasyon mo. Okay? Parang ganyan. Okay. Water sign. Ano pa ba ang pwedeng mensahe para sa inyo? Timeless to guys ha. Oh. Ace of Pentacles. Kung makikita mo dito, sinasabi na kung ito yung hinihintay mo, financial new beginnings or financial new income, source of money or source of financial or source of tangible, physical, earthly things, sinasabi dito na mahawakan mo siya. So, konting paghihintay pa, konting pasensya pa, darating na to sa'yo. Mahawakan mo. Kung ano man tong new beginnings, kung ano man tong magsisimula sa'yo, sinasabi na may kalakip ito na positibong outcome, positive result, harvest season, parang ganun. So, if nasa ganito ka ng sitwasyon, may ginagawa ka sa ngayon,
And like bago ka sa trabaho, bago ka sa negosyo, or bago ka sa ginagawa mo, ipagpatuloy mo lang. Okay, tama itong isang barahang to na ipagpatuloy mo, gawin mo kung ano yung nararapat sa ngayon. Okay? Oh, reverse. Reverse yung Four of Cups. So, kung makikita mo dito, kung upright siya, naghihintay ka. Diba? So, since reverse na siya, sinasabi na posibleng darating na ngayon. Okay? Or on the way na, kung ano man itong hinihintay mo. It's either promotion, salary increase, payouts, bonuses, lump sum, inheritance, or kung ano pa man itong hinihintay mo, na hinihintay mo siya, lalo na sa financial or tangible things, parating na siya. Basta hinihintay mo siya, ha? So, ibig sabihin yan, hindi magtatagal after na itong readings na to, makakatanggap ka ng good news tungkol sa pera or kung sa anuman na tangible things ito or physical things. Reverse na naman siya. Okay? So, Three of Pentacles. So, nakikita ko sir dito na yon. It's a confirmation lang dito sa nauna kong sinabi na merong mga parang anong tawag dito? Merong mga hindi magandang pagkakaunawaan. Okay? Hindi magandang pagkakaunawaan sa mga partnership ngayon. So, lalo na sa negosyo kasi pwedeng negosyo yan eh. Pwedeng tatlong tao, dalawang tao yung involved dyan. Hindi masyadong magkaintindihan or siguro hindi masyadong klaro yung mga nangyayari sa ngayon. So, kailangan mo ng sobra-sobrang pasensya dyan. Okay? Be patient. And yun, wag na wag kang padadala sa pagkainip mo na parang makakagawa ka ng bagay na hindi mo gusto. Okay? Reverse na naman siya, guys. Bakit ganun? Lahat reverse yung lumalabas sa inyo. Okay, so So, yun na nga, sinasabi dito sa yun ng baraha na be patient, lalo na sa paghihintay. Basta ang sinasabi dyan sa yun ng baraha, guys, na naghihintay ka, mahinihintay ka na clarity or kung ano man itong hinihintay mo, parating na siya. So, huwag kang masyadong mag-alala. Okay? The Devil, yun lang. Mag-iingat ka kasi yung temptation sa ngayon is yun, yung magiging mainipin. Okay, iwasan mo yung sobrang mainipin kasi lalo na yung iba sa inyo dyan na gustong-gusto nang matapos kung ano man tong pinagdadaanan nyo or kung ano man tong freedom na gusto nyo. Kasi pwedeng restricted ka sa mga, like sa banko or sa kung ano pa man or sa mga papeles, parang ganun. So, nakikita natin dito na konting tiyaga, konting pagtitiis, pasensya, makukuha mo rin to na freedom na to. Okay? Makakaalis ka sa kung ano man tong pinagdadaanan mo, makakabalik ka sa dating ikaw, sa dating sitwasyon mo. So, darating yung hinihintay mo. So, yun lang, sinasabi dito, ang magiging pwedeng kalaban mo lang sa ngayon is yung sarili mo, yung pagiging impatient mo, yung temptation na dahil sa sobrang paghihintay, gagawa ka na lang ng desisyon na hindi mo pag-iisipan. Yun ang huwag na huwag mong gagawin. Okay? Thank you guys and see you again. Bye!